Matapos maayos sa korte ang sigalot sa pagitan ni Saul Canelo Alvarez at ng kanyang dating promoter na Golden Boy, lalaban na ngayong December 19 ang free agent ng Mexican superstar. Kakaharapin niya sa Texas ang undefeated British World Champion na si Callum Smith para sa WBA Super Middleweight Belt. Ang kasalukuyang kartada nitong si Canelo ay 53-1-2 with 36 KOs, habang ang defending super champion naman na si Smith ay malinis na 27-0 with 19 KOs. Ayon kay boxing legend na si Julio Cesar Chavez Sr., ito o manong si Smith na bagamat hindi ganong maganda ang ipinakita sa kanyang huling laban, pero isa pa rin umano siya sa mga masasabing banta sa kanyang weight category. Dagdag nga rin niya na may mga laban raw talagang parang hindi ka nakakondisyon, kaya normal lang yung nangyari sa kanyang nakaraang pagsampa sa itaas ng ring. Para sa kanyang sa tingin nga raw niyang mananalo dito ay si Canelo. Pero hindi umano imposible na makasilat ang taga United Kingdom dahil si Smith nga raw ay may tangkad na 6 foot and 3 inches at may reach advantage na nasa mga 8 pulgada. Kaya kahit medyo pangit nga raw ang nakarang performance ni Smith, mag-iiba umano ito kapag nakaharap naman niya si Canelo. Kung tutuusin nga rin daw, mas maayos umanong kalaban itong Briton kumpara sa kung lalabanan ng Meksikano ang malapit ng mag-40 anyos ng si Gennady Golovkin para sa kanilang pangatlong pagtutuos. Samantala, kung hindi pa ninyo nabalitaan, may kabigatan ng mga pinakawalang salita ni Top Rank CEO Bob Arum tungkol sa kanyang alaga na si Terence Bud Crawford. Dahil ayon sa kanya, kailangan umano ng taga Omaha, Nebraska na mag-promote ng laban kagaya ng ginagawa ni Teofimo Lopez, Shakur Stevenson, Floyd Mayweather Jr. o Manny Pacquiao. Dahil kung hindi, ano pang silbi niya? Dahil kahit umano si Crawford ang pinakamagaling sa buong mundo, hindi raw magpapaka-bankrupt si Arum kaka-promote ng kanyang mga laban na hindi naman kumikita. Na kung pagsasama-samahin nga raw yung kanyang tatlong huling laban, sana nakapagpundar na ng bahay sa Beverly Hills itong si Arum. Kung sa kakayahan nga lang daw sa itaas ng ring ang pag-uusapan, wala naman umanong question kay Crawford na pinatunayan nga sa kanyang huling laban na kahit mas malaki si Kell Brook, nagawa niya itong tapusin sa loob lamang ng 4 na round. Kaso nga lang financially, sakit na nga raw siya sa bulsa. Ngayon sa sinabing ito ni Bob Arum, hindi na rin napigilan ng MMA promoter na siyang nagpapatakbo sa Ultimate Fighting Championship na si Dana White na magkomento tungkol dito. Para sa kanya, hindi na umano trabaho ni Crawford ang problemahin kung papaano gagawa ng pera si Arum. Manahimik na lang daw dapat ang malapit ng mag-89 anyos ng boxing promoter at bayaran niya kung anong pagkakautang ang meron siya sa kanyang manlalaro. Ikinumpara nga rin ni Dana White ang kanyang liga kung saan sa dinami-rami ng kanyang mga fighter, kailangan umano niyang siguraduhin na mababayaran niya sila lahat. At sa kung papaano nga raw siya makakapaglabas ng pera, ay hindi na nila iyon problema. Imagine niyo na nga lang daw kung sakaling sabihin din niya na yung sanang ipambabayad niya sa isa sa mga highest paid MMA fighter niyang si Conor McGregor, ipinampagawa na lang niya sana ng bahay sa Beverly Hills. Baka pinagmumura na umano siya. Kaya wala daw talagang kwenta itong si Bob Arum. Bob Arum is a piece of f***ing s***. Good night, everybody.